siguro po makakaramdam talaga ako ng love, in love. Kasi kailangan kong pumasok sa character at kailangan kong maramdaman yon bilang Lucas. Pagdating dyan sa tanong niyo po na na-develop or nakaramdam, siguro po makakaramdam talaga ako ng love, in love. Kasi kailangan kong pumasok sa character at kailangan kong maramdaman yon bilang Lucas. So pag hindi ako nakaramdam ng kilig or something na maaaring ma-develop, siguro hindi ako satisfied sa character ko. So hindi ko po binibigyan ng limitation yung sarili ko pagdating sa acting dahil alam ko ayun yung trabaho ko bilang Lucas. At alam ko naman po yung ano ko eh, yung hangganan ko bilang Vince Rillon at bilang Lucas. So, maaaring pwedeng ma-develop, pero sa ngayon hindi ko po iniisip yun dahil gusto ko po muna magtrabaho. Dahil ini-enjoy ko po itong, siguro itong industriya na binigay sa akin ng pagkakataon ng Viva. So, ayun po. Bilang character, mayroon po. Opo, not for now. Not for pero, now. Nakaramdam po ako sa kanila ng gano'n na parang, wow. Ito, okay to, wow, nakaramdam ako. Pero in character, hindi personal. Yun po. Siyempre, natutuwa po ako at saka challenging sa akin to kasi first time kong magkaroon ng tatlong director sa isang pelikula. So, sa mga, pati yung mga partner ko, ilan sila? Apat. So, na-overwhelmed ako, na natutuwa sa sarili ko. Hindi ko alam kung ano yung pakiramdam eh. So, ayun, masaya po ako. And then, thank you ako sa Viva na nagtiwala sila sa akin and then sa akin mga manager. Ayun po. Unang-una po, binabanding ko sila. Ako na yung unang nag-approach sa kanila. Ako na yung unang kumoconnect sa kanila. And then, tinitignan ko kung ano ugaling meron siya. Kung masungit ba siya, mabait ba siya, o moody ba siya. Kasi ganun sila eh. Itong mga partner ko dito, may mga kanya-kanya silang atake. May kanya-kanya silang, kumbaga, may kanya-kanya silang pag-uugali. Ayan, sabi ko nga. So, ako yung lumalapit. Ako na agad yung nag-approach sa kanila. Hindi pwedeng sila. Doon pa lang, dapat ako na lang. Ako na yun. And then, lahat sila, inaalagaan ko sa set, binabanding ko. Tinatanong ko ba, kumain ka na, gano'n, lahat po sila. And then, minsan, siguro naging selfish ako sa sarili ko dahil minsan nagugulo ako sa ano eh, sa story eh, dahil apat sila at may isa akong girlfriend na baliw ako. So, minsan naging selfish ako, si parang inisip ko yung, ano ko, yung eksena ko ng character ko na parang ako lang, na dapat hindi naman. Kasi dapat, yung girl dapat, ano siya, mag-connection po kami lahat. Si Kara, si Chloe, si Steph, yan, sila-sila, si Ayana. So, kailangan talaga, ano eh, para sa akin, magaling kami pareho, hindi pwedeng ako lang yung magaling, hindi pwedeng ako lang yung nakaintindi ng character ko, dapat sila, maintindihan nila ako at maintindihan nila ako. Kailangan namin ipakita yung situation namin, kung ano yung, ano namin, binigay sa amin ng director, kunyari, girlfriend ko ba siya, o ito, naka-wide stand ko lang, o ito, meron akong prop dito, may mga ganun ako eh. So, pinoprotektahan ko sila. Mas gusto ko ako na lang yung ano, yung pag nagkat yung director, tatakbo sila para coveran kami. Hindi. Coveran mo. Coveran mo yung partner ko. Siya. Water. Ito, may PA din ako. So, sabi ko sa kanya, magbantayin mo yung partner ko. Kung nasan man ako, hayaan mo ako. Pinoprotektahan ko sila. Kasi gusto ko ano eh, komportable sila eh. Kasi ako yung ano eh, ako yung laging mag-ano sa kanya eh. Okay ka lang ba? Anong kailangan mo? Anong komportable ka ba? Ano limitation mo? O dito ako babawi. Pwede ko bang gawin sa ito? Ganun. Parang ako na lang yung magpapakita lahat basta maprotektahan kita at komportable ka. Ako nang bahala. 'Yon. Ganun po ako sa set. Hindi lang sa set and then kahit nagka-cut na kahit nagpapahinga na kami, tinatanong ko yung partner ko, kumusta siya? Ano doon? Kumain na po ba? Ganun ako. Ganun po ako sa set. Sa akin naman po, hindi naman po kasi ako graphic artist. So ako, parang ang way ko para sa akin,
bumili ako ng paleta, bumili ako ng malam yung board, ganun. And then, kasi kailangan kong humawak ng totoong brush, kung paano ang hagod. And then, pagdating sa actingan, lahat, nagpaalala ako kala Direct Roman, Direct Topili, and Direct TJ, at lalo na rin kay Direct John, kasi lagi po siyang nasa set. So, nagtiwala po ako sa kanila. Ayun po. Sa akin naman po yung mga ganyan, unang-una inaalam ko po yung ano, yung kwento. Hindi ka mahihiyain, Vince. Hindi ka mahihiyain. Mawawala po kasi yung hiya mo kung nakapasok ka na sa character. Pero okay, hindi naman po kailangan sa may eksena, sa kwento na kailangan ng section. Minsan hindi po, ayun, doon po siguro nahihiya ako. Pero may pinanggalingan po kasi kung bakit ko kailangan ipakita yung sex scene. Dahil may girlfriend nga po ako dito, nabaliw ako sa kanya. So, yun. Doon pa lang kailangan ko makapakita yung love ng sex ko sa kanya. So, hindi ko po iniisip na in reality. Alam niyo yun, yung sa totoong buhay, ganito ako, hindi po. Pumapasok po ako sa kwento. Yung character ni Lucas as Lucas. So, kailangan niyang gawin to para mapakita niya dun sa girl na love siya. So, minsan po, hindi ko naiisip na, ba't ako mahihiya? Ito yung character ko eh. Kailangan ko ipakita ko eh. So, ayun po.